Ay, mga Whiskey Pops, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta na kayo? Ito, bago tayo magsimula, bibigay muna tayo ng good news for today. Ito, sandali lang ha. Ito, today's reading in Isaiah 4 verse 18, verse 8 to 13. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:8-13. So, kumusta na kayo mga Whiskey Pops? Ito, kumain na ba kayo? Ito, nakatapos lang namin magmerienda eh. Anyway, I'd like to introduce you to my new project. Ito ang project natin, ang 116 Panzerkampfwagen 6 o yung Dutch German Tiger 1 in 1:16 scale. Malaki siya mga Whiskey Pops, 1:16 scale. So ito assembly namin ni Labi. So unboxing. I hope na matapos namin ito in due time. Dahil sa, it's a very large model. I hope we can finish this in 1 week or so. 2 weeks, I don't know. It's up to us to determine kung kailan namin matatapos ito. So, ito, unboxing tayo ngayon mga Whiskey Pops. Yun, ito, op. Yan. Ito ang Tiger 1 Aus. Aus eh. Ito gawa ng Hobby Boss. I think this Hobby Boss is from Hong Kong siya mga Whiskey Pops. May tape yata Whiskey Pops. Baliktad rin natin. Teka. Magrambu na yung mga may tape pa siya. Oo na. Huwag mong buksan ng paganyan kasi matatapon. Una. Baliktad ulit. Meron pa dyan? Nawala na. Ano yung sabarito mo? Ayan. So, ito. Dyan. Ito, unboxing. Laki. Ewan ko kung magkakasya ito dito sa mesa. 116 cm, mga ganito kalaki yun eh. So, parang itong mesa na ito, kulang pa ito para magkasya ito. Pero, tingin ko naman magkakasya dahil sa, pakita ko na yung hal nito eh. Nung kinuha ko siya doon sa, doon kila Cheryl, tsaka kila Doris sa Special Toy Center sa Alabang. Itong unang nakita ng mga mata ko. Kaya naisipan ko, ito na kunin ko. At a very affordable price. Yun, ito na, unboxing na tayo. Ayaw pa. Excited na rin ako makita ito kasi ngayon na yun lang makaka-assemble ng this is the second time I will assemble German armor in this scale. 116. Ayan mga Whiskey Pops, ayan ang box nyo. So yung parts nya are divided into 1, 2, 3, 4. Yung parts nya are divided into 5 boxes. Each box represents a segment of each part or each segment.
So ito yung ito maging ano niya, oh. The instruction. You can see the perspective view of the Tiger One. Top view, side view, and front and back view. And here ito yung mga different color variants niya. So this the markings and paintings. Ayan, oh. So ganyan siya. I hope I'll be able to copy this as close as possible when I paint this. So yun. So we'll go first to this large box. Ito naman yung manual niya. Ito yung manual. This box contains the what you call this? And this contains the wheels. Alam niyo naman ang mga Tiger, mga German Tigers. Pag naka-assemble ka nito, mga 1:35 scale, maraming talaga siyang gulong. Yan, oh. Mga 16 pieces ng gulong niya. Yan, ang laki niya, eh. Large model talaga siya. Muna ilabas ito. Tingnan natin, susunod natin. Oo nga, ano, malalaki. Oh. Pati yung kanyang drive sprocket, ang laki, oh. Oo nga, no. Puro mga jumbo lahat ito. Ito mayroon ang road wheels niya. So, it's really an exciting model. Exciting model talaga ito kasi ngayon lang tayo makaka-assemble or si Robbie. Ngayon lang nakakita ng 1:16 scale na i-assemble. Ay, yung una namin in-assemble way back several months ago, yung M1A1 Abrams 1:16 US yun. So this is the first German armor in 1:16 that we will assemble, paint and weather. So the second box says here Panzer Kampfwagen 6 Tiger 1 1:16 scale. Maganda raw. Ang sabi nito, maganda raw. Tingnan mo na lang. Yan sabi niya. Kaya lang, iba sulat eh. So, this is a great model. Alam sabi niya dito. Yun. So, ano kaya ito? Ah, ito yung ano, yung hall. Ayan, ito pala may... Meron pala illustration na yun. Ayan, oh. Sabi niyo, ito ang hall. Hall. Eh, no? Asulat, hall. This is the hall of the vehicle. Hall talaga, ah. Ang salitang Hapon, ah. So, ito, ang laki, no? Ang laki, mga whiskey pops. Parang ang ganda yata. Ang laki. According to the other YouTube blogger, this type of hall is called the bathtub style hub. Hall, bathtub style hall, kasi because it resembles a bathtub, kaya ganyan. Ayan yung mga parts niyo included yan, ang laki talaga. So you can just imagine ano kung ito ang hall niya. So ito na mismo yung laki nung ito na mismo yung haba, eh. Pwede palang lagyan ng battery. Okay, pwede mo i-RC mo, i-RC. Oo nga, may lagayan. You can RC it. Siguro you'll just purchase the motors. May mga nabibili ng motors nito, eh. Siguro order na lang, pero I don't plan to make this into an RC kasi I already have an RC yung tank doon. Ito, I have already an RC model. Ano, malaki yan. Ito, mga whiskey pop. Oh, ito. Ayun. Sabi ko kamot, ako kukunin ko para makita ng mga viewers natin. Ito ang 1:16. Ayan. Uy.
mabigat yan. Dahan-dahan ka lang. Anti na yan. Ayan. Rising laki nga siya. So, this is 116 RC model of an M4A3 Sherman tank. US yan, mga Whiskey Pops. So, ito yung magiging, ito yung hull ng German. So, the hull is bigger than the hull of this Sherman. Itong German tank nito, mas malaki ito. Pero hindi naman siya, siguro, pati yung mga side flaps niya dito. Siguro mga dito. Siguro malaki lang ng konti. Pero Oscar Kilo. At yun. So, ito RC ito eh. One day, i-feature ko rin ito. Kung RC tank na ito. Wala lang time eh. Kasi, na-assemble pa natin yung ibang model eh. So, I'll soon put this into action para makita nyo kung paano tumakbo ang RC tank na nitong Sherman. Kompleto ito with smoke and everything. Detalyado. It's all, it's fully detailed. And this is made by Heng Long. Yan, a company of from China. So, yun. Ayan yung mga different details niya. So, yun. I'll just place this here. So, I'll get to the other box. So, ito yung ano niya, yung hull niya, no? Mayroon pa palang box na isa. Mayroon pa palang isa. Dalawa pala sila. So, 1, 2, 3, 4. 7 boxes. All in all. Or mayroon pa sa ilalim. Malalaman natin yan. Ang kagandaan na ito is but each segment is contained in one box in each of these boxes para pag nag-assemble ka hindi magulo. So kaya siguro pinagsama-sama ni Hobby Boss yung mga different components ng tank para during assembly hindi ka mawawala. Unahin mo muna yung hull, tapos marami kasing parts kaya ganun. Maraming parts ito eh para hindi ka mawala. Ito naman yung isang yung upper portion ng hull to. Oh, yung main simmerit yan. Yun. Panzer Kampfwagen 6 Tiger 1. Upper portion of hull. Yan. Yun yung ibig sabihin nun. Kasi may... Tumugma ka doon. May picture naman eh. Ayan mga Whiskey Pops. Ang laki, ang lapad. So, if you compare it to a Sherman, makikita mo kaagad yung lapad niya, oh. Yung lapad niya, oh. Oo, mas malapad siya sa Sherman. Ano. Pero mabangis din to. Ayan, o yan. Unti-unti, nabubuo na siya. Ayan. So, sana ganyan na lang, madali na i-assemble. So, the other parts... Ito makikita natin. Ano ba ito? Nakikita naman natin ito? Nabuksan natin. Oh, ito. Okay, ito pa. Mayroon pa rin sa ilalim. Mayroon pa pala. 116 Panzer Kampfwagen 6 Tiger 1. So, ito siya. Oh. Ano kaya ilalim nito? Yun. Sa wakas, nakakita rin ako ng sprue. Ito mga sprue ng mga parts niya. Yung steel cable niya, tapos yung parts niya iba, yung ito yung sa tambutso. Oh, ito yung exhaust niya, dalawa exhaust. Ito yung mga kupula. Ito yung suspension, yung wheel, yung suspension, wheel suspension niyan. So ito yung parts of the barrel. Ito yung barrel niya. Two-piece barrel. Tapos ito yung... Ay, ano pala ito? Part yata ng exhaust ito eh. Exhaust. Ito yung bracket ng exhaust dun sa likod. Dito. Ito. Dito yan. Oh, ito yung... Ito yung... Part, bracket.
Ito yung humahawak dito. Dalawa yan eh. Dalawang exhaust yan dito sa likod. So, we will just use this as an example, no, mga Whiskey Pops. Hindi naman actually ito. Inimuestra ko lang. Para at least nakikita nyo kung saan nakalagay. Yan. So, dito yan siya. Ito yan. Ito naman. Yung wheel suspension. Pero this is different from this kasi 16 ang gulong nito eh. May road wheel niya. Dala-dalawa parang alternate interlaced wheels yan eh. Hindi katulad nito. Naka-ano talaga siya. Naka-suspension talaga. Suspension yung ano niya. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Nakikita nyo mga gumagalaw yung suspension o. No? Ayan. Sa Tiger, iba kasi ang suspension niya, individual. Ito yung mga individual suspension niya. Sa pagkakaalam ko niyan, kaya yan pwedeng gawing RC. Kasi lahat siya, di tornillo. Oo nga eh. Yung tapos, ito sa kabilang side nung ano, suspension yung kabilang side. Kabilang side oh. So, ito naman yung ano, yung bracket niya para dun sa mas malaki sa barrel niya. Kita nyo naman oh. 88 mm yan. 88 mm flap ganun ginamit ng Nazi Germany dun sa kanilang Tiger 1 whereas the Sherman 75 mm lang yan. Kaya sa armor talo ito dito. Mas maano ito pero kung kaya nanalo rin ito kasi mabilis. Highly maneuverable. At versatile siya sa mga takbuhan. Hindi ka tulad nito. Mabigat, lanky. Tsaka may mga problem siya sa suspension. At saka sa trucks. Yun. So, enough of that. We'll go now at this. Ito naman yung backplate niya. Itong backplate. Dito siya. Dito siya backplate na yan. No? Ang lapad, oh, makikita mo, ang lapad. Oh. Compared to the Sherman, oh, ang late lang na Sherman. Eh. Malaki siya ng mga ganun. Overall, malapad siya ng mga kanya kalapad dito. Pero hindi tayo yung basta pwedeng ismuli yan kasi sa history ng World War II, it was voted as the best tank. The best overall versatile tank. Ito naman yung parts ng barrel niya. Yung exhaust niya. Ito na yung ano. Yung part where the barrel. You put the barrel. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan. Nandun sa instruction. Ito naman yung mga photo etch parts niya. Para dun sa different parts ng tank. Siguro sa engine din to eh. Pero malalaman natin sa instruction kung para saan to. I cannot readily identify kasi this is new to eh. Ako nang bahala dyan. Ilabi na bahala niya. As expertos to sa akin pagdating sa assembly kaya Oscar Kilo. Yun. So, tapos na tayo dyan. Sa may ato. Daming talagang parts nito. Marami nga yung parts niya. Kaya si Cherry nahirapan dito eh, no? Pinapacheck ko sa kanya yung mga sprues at mga parts nito eh. Ang tagal siya eh, sa pagchecheck lang. Ang tagal. Marami ito eh, marami. Hindi ko alam kung ilang pirata yun. Marami oh. And next we have this. The next is this one. This okay ito. Decals. We have this decals. Decals na laki oh. Ito may laman to eh.
Ayan. Ayan. Different parts yan, no? Screws. May mga screws tayo dito. Ayan yung mga... Iba't ibang screws niya. Siguro sa turret. Ayan. Ito yung sa barrel. Marami siyang ano, screws eh. So, malamang baka may screwdriver na kasama ito. Ito yung mga latches niya. Yung daanan ng tao. Ito. Ito yung ano, yung sa machine gun niya. Sa machine gun. Ano man tawag dito? Itawag dito eh. Hmm. Yung mga screws niya, oh. Marami palang box po. Mayroon pa, tatlo pa itong hindi mo na-unbox. Buksan ko na yun? Nabuksan mo na yan. Ano yan? Mga wheels yan. Ito. Ah, ito yung mga... Eh, mga road wheels, mga whiskey pops. Ang dami. Road wheels ito yan, oh. Pwede mo nga ano ito eh. Parang mga biscuit. Pwede mo siyang bulahin. Ah. Yan, parang bingo. Sabi. Ah, ito yung sa turret niya, oh. Ginawa mo ng bingo yan. Turret, oh, yan. Sa turret yan. Ito mga ano niya, oh. Ang dami pala. Sa ano, sa turret niya ito. Ito yung turret niya. Yung turret hull niya. Ito. 116 Panzer Kampfwagen 6 Tiger 1. Ito. Yan. 2-piece yung kanyang hull. Yung turret niya. I mean, sorry. Ito. Yun, ang laki, oh. Ang laki talaga compare sa ano, Sherman. Oh, ikumpara natin sa Sherman, oh. Oo. Malaki talaga siya. Wala pa siyang... Dito natin kakabi. Parang ano yan, kuya at saka ano, bunso. Well, hindi siya. Ang laki, oh. Yan. So, napansin ko dito, hindi included ang simerit. So, we have to improvise our own simerit by means of this. Ayun, oh. Yan. Kailangan natin gumawa ng sarili nating simerit niya. Ito yung pati. Pero meron po yan ako din kasi akong pati rito eh. Meron pa ako na itabi yung pati rito. Kasi yung nag-assemble kami ng Tiger, yung maliit na 1 to 35 na Tiger, bumili ako nito. So, hindi ko lang alam kung itong pati na ito, kasya rito. Kasi since na gagawin namin yung sariling simerit by means of a screwdriver, yun ang gagawin namin mismong simerit. So yun, medyo matrabaho pero okay lang kasi wala namang available na simerit ito eh. So we have to make use of putty to improvise or to make our own simerit to make it look like the real World War II Tiger 1. So okay mga Whiskey Pops, balik naman natin ito rito. So, yun. So, tapos na tayo rito. Ganda, may sarili siyang box para hindi ka mawala. Hindi siya magkakahalo-halo. Oo, hindi ka gaya yung na-assemble ko, magulo. Okay, so, itong next box na ito. Iba-ibang sizes niya, oh. Oh. Panzer Kampfwagen 6 Tiger 1 116 scale. So it doesn't say here. There's some part number 82601. I don't know what that means. Pero it says here G. Sino kaya yung G na yun? Hindi naman siguro bingo yun, ano? Sa G. Oh, ako siyang bingo eh. Oh, may ano to, ah. May freebies, ah. Ayan natin. Ayan. Ayan, wow. Ang galing nito. Ano ba ito? Ayun, mga rubber wheels. Ito mo tinatawag na rubber wheels. Mga rubber pala yun. Na ilalagay mo rito. Oo, oh, yan. Isa-isa.
Sa isa ay lalagay mo patay dito. Patay ka, Lara. Patay ka, Labi. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Yung individual tracks niya. Patay ka talaga. Patay ka talaga. Patay ka dyan, Labi. Patay ka, Labi. Isa-isa talaga yung tracks niya. Ito naman yung mga pin niya. Ah, okay. Hindi naman pala sa yung pin, pag assemble mo, ilalagay mo yung pin. Yan pala, ay tinutuhog na lang. O, para nag-assemble ng bracelet na rin, may pin. Ito may pin siya. Akala ko, ididikit ko talaga, patay talaga ako dyan. Importante, meron siyang rubber wheels. Okay. So, very exciting. This is a very exciting kit, mga Whiskey Pops. And the last but not the least. Ano? Ito, abuksan na ba natin to? Abuksan na natin yan. Mga ano yan eh, mga wheels. Wheels din? Oo. So, yun. Abuksan na natin to. Ang ganda naman ang pagkakalagay na ito, no? Oo. Ito, dito. Dito, pa ganyan. Ilagay mo sa ilalim yung mga decals. Naganda na ako kasi ang laki ng ano eh, ng decals. Mali. Ayun, ang ganda ng pagkakalagay niya, ano? Oo. Hindi ako maliligaw. Okay, so it's up to you ngayon, Labi, kung umpisaan mo na to. Sige. Unboxing na. Oh, since we've unboxing tayo. Part 2 na tayo. Unboxing na tayo. So kompleto na siya. We've unboxed the Tiger 1. So the next part will be the assembly. Yun. Ang isa ang major portion of this build, yung assembly. Ewan ko na kung gano'ng karaming cement ang mauubos dito. Sana konti lang. Konting cement lang yun kasi may mga tornillo yan. Sandali lang naman pala ito eh. Sandali lang ba ito, Labi? Sandali lang yan. Mga ano lang yan, tatlong ano, episode. So, yun. So, yup. We will turn this into this. Ganito kaganda para meron na siyang makakasama sa battlefield. Ito. Ito si G.I. Joe. Ito. With this 50 caliber machine gun. Ito, minsan, ilalabas namin ito dyan. Para makita nyo how this runs. Kasi pwede rin para siya ERC. Pero napansin ko, wala siyang figure kamukha nito. May figure kasi RC. So anyway, thank you always for subscribing. I would like to thank you all for subscribing to my channel. As of date, I have 2,400 subscribers nandito sa channel na ito. At hindi dahil sa inyo, this would not be made possible. Kasi kayo naging inspirasyon ko eh. Sa paggawa namin nito, tsaka mga diorama. Kaya kami nakakagawa ng mga diorama dahil sa inyo. All because of you. Kaya Oscar Kilo, mga Whiskey Pops, another model to build. Thank you very much for the subscribers. 2,400 strong subscribers. Maraming salamat. God bless you all. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe. So, yung hindi pa nakakakilala dito sa channel na ito, this is Whiskey Pops. Please subscribe. Press the right side portion of your screen. Pag nakita nyo yung word subscribe, press subscribe. Pag nakita nyo yung bell icon, just press the bell icon. And when you see the word all, press nyo lang yung all. Para lahat ng videos ko makikita nyo. You won't miss any of my videos. Okay? So, thanks a lot. And stay safe. Bye-bye.